Maganda kasi kapag may ilaw. Kita mo talaga. Saka nakatingin ka doon sa ilaw kasi magbulag ka. Maambon. Nalak na yung unahan ah. Tanaw mo yung Max Jeep. Marami na rin yung dumadaan na ano. Thank you. Mamaya pabalik na lang. Mag-try mo mag Max Jeep. Magkakaroon din yan. Bradulas. Sobrang beautic. 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 Eww. Mahirap yung pasok. Pilit pa talaga. Nandun na yung oso ko eh. Maka-signal na nga. Ilaw na nga, not paying attention na naman tayo kapag umaga. Hindi pa ako nakakapagkape, ito na ang bubungan sa'yo. Parang simula nung ano din, parang nakakatulong din yung boost, eh ano, booster. Vaccine eh. Nararamdaman ko yung kaba mo, dapat relax lang ako. Ito na ang ating traffic. Graphic traffic. Ayan, may kakanan dun. Oh, boulders. May boulders. Boulders. Zero, zero. Naubos ang kape ko kaya wala ko bang masasabi. Sa puro tayo wind noise. Ako lang na tayo ng dead cat. Huwag na matansikan ng tubig. Apo, bukak-bukak na lang yan. Yeah, baba na mga boys and girls. At, may mga dapat makabalik. Breakfast muna kami. Ngayon, ako magkakape pala. Kakalinis ko lang ng motor. Oh. Meron na namang ano. Sa kabila, mas lalo yung bago. Walang tapalodo yun. Kaya nga naghahanap pa rin ako ng may tapalodo eh. May tapalodo sa likod para hindi tayo mag photek. Nagpapag po ang aking salamin. Aray ko. Ayan, nandito po ngayon tayo ngayon. Inoon na natin ang motorsiklo. At ayun, medyo mahina-hina na ng ating problema. Baterya, parang ganun. At nagpapag yung aking ano ah. Okay, aliyup. Wala tayong ano. Excuse me. Excuse me. Mabagal na nag-motor.
Wedi nga. Woo, top speed, basa-basa, top speed. Woo. Nagsasalita lang, nagsasalita. Diyan, dulas-dulas. Eks. Dulas-dulas at makati-kati pa ang ating ilong. Kita nyo, nangungulangot pa ako, no? Eh, yapapay, bijapay. Dito tayo nagra-ride sa... Oh, sabro, masyado. Diretso lang, kalmado lang sa mga overtake, mga abarkada at mga kabatid dyan sa nagmumotor, ha? Ayan. Medyo mahirap magkasalubungan at magkabiglaan. Oh, iyon. At madulas at malubak ang mga kalsada. Kayo ba ay trained sa mga off-road? Kayo ba ay sanay sa mga baha? Dito na tayo. Dito na kayo sa mga channel na katulad nyo to. Nagbibigay ng mga tips at mga suggestions sana kung susundin at marapatin ninyo na mag-ingat. Isa lang man ang technique sa ano eh. Dapat maingat ka para bumilis ka, maka-reach ka ng top speed sa lubak. O kapag hindi ka maingat sa sarili mo, simple lang ka sa lubak. O diba? Ganun lang yun eh. Hindi naman malayong na parang cool ka lagi sa mga lubak-lubak na katulad nyo to, sa mga madudulas at everyday use. At ang pinakauna dyan yung riding slow. Kaya riding safe is slow para ikaw ay makatingin ng malayo. Pag mabilis ka kasi sa motorsiglo, kahit anong sasakyan, hindi mo na bibilang yung lubak. Singit ka ng singit nung kung saan-saan, diba? Kapag riding slow talaga, slow lang. Doon ka masasanay. Makakita mo yung mga iniisa-isa mo yung ano. Eh lalo, sarasalabat yung mga traffic natin dito kayo, no? Mga katulad yan, mga ginagawa, may nabibisikleta. Hindi dumatabi. Ngayon, ako pa naman, si ate girl, anak pa naman, gitna ng gitna. Hindi niya alam. Natapon siya ng mga motor at saka baka hindi niya makita niya kang boy, baby boy, no? Diba? Ako po si Solid. Ayan ang ating early morning tips. At kailangan tayo hindi na magmadali. Tamang-tama lang kasi mamamadali tayo, dedo na naman tayo nyan. Maraming tayo maragrabyado sa karsada, diba? Okay, ganun. Hindi rin ako ganun. Ayoko makaagobreado. tingin. Hindi ka pa nakakalpas sa inyong kaligtasan. Kapag wala pang kaligtasan, huwag muna titingin. Katulad ng aso na yan. Huwag kang tatawid. Talagang tatapulin kita. Walang hintuan to. Para sa mga aso. Pasensya na po sa mga animal lovers, ha. Kasi dapat yung mga aso tinatali. Hindi nakakadisgrasya dapat sa kalsada. Abang Solid dito sa may Cavite na lumalangtad at nagbibigay ng mga special tips sa pagbumotor at pagmamaneho ng motor. Dalawa yun, pagbumotor at pagmamaneho ng motor. Walang tuta yan, kapit na kapit. Yan ang andar ng tama lang, mabilis ng konti, pero ma-enjoy mo ang hangin para sa motor natin. Ayun, dito lang naman tayo sa rotonda na hindi pinapakinabangan ng mga tamang tao, no? Napaka-useful itong rotonda na to dahil na babawasan niya ang paggamit ng mga traffic light at paghinto mismo ng trapiko. Kaya lang sa mga walang pinag-aralan na mga driver at rider, hindi ito marunong gumamit at hindi rin talaga ginagamit ng wasto, ay hindi nakakatulong ito. Mas mabuti pang matulog na lang kayo sa mga kama ninyo kesa hindi kayo marunong magmaneho. Yan, tama yan. Huwag na lang kayo magmamaneho ng motor. Huwag na lang kayo kahit na naman tayo ng pagi-pagi night, diba?
Ayan, pang ano lang yan. Siguro pag pag ready na tayo pumasok o kaya ano, diba? Pwede tayo mag HD. Ayan, mga style natin dito sa pagmamaneo at pagpa-vlog ngayong umaga. At tayo ay pabalik na at matutulog kasi ayaw natin maging pasaway sa kalsada. Kasi the more na exposed ka rin, parang COVID, mas risky ka na madisgrasya, no? Ayan, katulad yan, nung everyday mong ginagawa yan, meron ka dapat certain level na pinapatupad sa sarili mo o sariling disiplina na kaya mo tong ganitong extreme na ano. Ang punot dulo nito ay yung magmaneho ka ayon sa kakayanan mo. Kung antukin ka at medyo clumsy ka, konti ka lang, naka-training ka naman, naka-driving school ka, pero yung kapasidad ng katawan mo, yung mata mo, hindi pwede sa liwanag o kaya hindi pwede sa dilim. Huwag ka mag-drive sa mga kumbaga sa atin, sa pagkain, sa mga food vlogger dyan, hindi nila kinakain yung nakaka-allergy sa kanila, diba? Ayan, kapag nagmamaneho ka ng motor, kung gusto mo malaging matuli, doon ka sa racetrack. Kung natatay ka, doon ka sa kabueta. Kung nagugutom ka, huwag mong pigain yung throttle mo at nagugutom ka. Kunin mo yung kubierto, subo ka ng kanin, tsaka ulam. Ayun, kumain ka ng kumain buong araw, huwag ka magmaneho. Ganun lang yun eh. Kasi mahirap yung nagmamaneho ka ng ganito. Uy, bukas yung mo. Pag nakahampas ng rider yun, nakabukas ng gago. Ay, wala na. Ang dumi-dumi na ng buhay natin ngayon. Swimming pool ng putik. Ayoko i-dip-dip ang aking paa. Paa. Polbo. Masarap mag-polbo ng putik. Mahirap mag-polbo ng putik ngayon. Pang-putik kayo. Ito na ang kalabisan ng ng pagtampak nila sa ano. Sana magawa na yung ganun. Ayan, medyo madulas. Mga alaga ko, iniwanan ko rin yan at pabalik na ako. Ito pa isa. Kaya maganda, may sinusundan din. Kung nalubak sila, malulubak din ako. Joke lang. Iwasan ko yung nilubakan nila. Before it's too late. Yes, tata ko. Si tata, happy running. Parang siya yung naka-tricycle dati na top down, walang bubong. Pati pangitaas, top down din. Nakangakot na ako sa aking medyo kailangan magmadali ka, Indoy. Ilaan mo, kaya mo Bahala na. Ayun, okay. Kailangan magmadali. Ako magmamadali. Natamang takbo ng aking behikulo. Dahil maputik din dito. Kaya hindi rin advisable na mag top speed kayo, mga Indoy, kasi hindi maganda ang kakasadahan natin. Ayan, mga may ganyan na maglagulat ka dyan, yung mga ganyan, sige, magdumihan na tayo. Yan, ang duras nga, hindi naman lahat ng mga underbone ninyo nabitars. Unless na XRM yan, kaya yung mga Suzuki, diba, crossover. Diba? Pero kapag ganyan-ganyan kayo sa mga ganyan, lalo por probinsya, wala naman nagwawalis niyan. Lagot kayo. Kaya ang daming vlogger na nadudulas sa ganyan Kasi tinatop speed nyo, kaya kampante kayo, nakakapit yung gulong nyo. Lalo sa mga twisties na yan, wala naman nagwawalis ng kalsada ng mga buhangit at bato nyo. Tsaka lalo yung mga lumot. Yung dali sila. Ibig kapag may mga lumot na ganyan. Ina! Huja! 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 Grocery Stage!